Hi guys! Welcome back to Kuyanix Page, and this is our official coverage of DPCC 2021-2022 Tour 1 Division 2. And ang ating laban po ngayong araw ay Spawn 496 versus Polaris Gaming. Samahan nyo kami kung may magiging shoutcaster nyo for this best of 3 na laban. I am Dayanara and I'm with... Ishi! Yo! Hello fam! Magandang gabi sa mga nanonood. And syempre, huwag kakalimutan to share our stream dyan sa Facebook and sa YouTube naman. Like and subscribe! Maraming salamat ng mga sir. And syempre, dahil meron na rin naman tayong draft dito, pwede kayo guys mag-bet. Depende sa napupusuan nyo. Mataas ang odds natin for Spawn 496, pero... Kaya na lang bahala guys, PNXBet, use our registration code, LuponWXC. Pero Ishi, sinama mo ba to sa parlay mo? Ang laban natin for C? Matanong ko lang, hindi. Parlay Lords. Alay, hindi ko sinama, nasira na kasi yung parlay ko kanina. Oy. Sa magma. Natalo yung magma. Kaya sabi ko, di na, hindi na ako gagawa, bukas na lang ulit. Nanana daw kanina ng laban eh. Pati comment section, ang daming mga nadismaya na natalo yung magma. Yung direct nga natin, narinig ko kanina habang nanonood ako, 2-0 daw ang kanyang tinayaan sa magma. Ayun, kabaliktaran ang nangyari. Oo. Truly, buisit nga. Pero at least, di ba, hindi ka nag-rage bet. Kalma ka lang. Oh, syempre. Bukas na yung next. Oo, prediction lords lang naman ako. Gusto ko lang mag-predict. Tumama yung prediction ko. Di naman ako yung talagang sugal all the way to the end. Ayan guys, bet responsibly kasi talaga. Pero eto, SF and Ogre Magi for Polaris, Spawn 496 naman, Centaur, and the Snapfire. Nakikita mo yung bagong meta ngayon sa SF? Mm-hmm. Nabalitaan mo na ba ang SF? Kung ano man yung ginagawa sa kanya dyan. At saka yung SF din na tawag dito. Si Nisha kasi yung gumamit doon, diba? Nisha is back doon sa may carry na role. And nag-right click build sign. Hindi siya yung SF na kumukuha ng raise first item, Mask of Madness, yung nakita kong binibuild sa kanya. And ganun naman nagsisimula guys yung mga... bago meta eh, di ba? Makikita natin mag-work sa isang tao or sa isang team, tapos i-adapt na ng iba. Pero may chance kaya na gawin din to ng Polaris Esports or pang mind games lang nila to? For sure, they're trying to make their lineup flexible as much as possible. Mm-hmm. Pero katulad ka na sinabi mo, with the pub games, sa meta na nangyayari ngayon, it's most likely Shadow Fiend, unless maganda yung matchup niya doon sa gitna or mas maganda. Pero kasi nag first two picks yung Spawn 496 ng Snapper saka Centaur eh. I think it should be fine lalo na pinair up pa nila ng Ogre Magi. So, this should be interesting on their side. Yes, pero eto Spawn 496 ni-reveal na agad nila yung Razor. But with this Monkey King na pick, currently, Polaris talaga guys, adjustable pa din yung kanilang pick dito. Monkey King, hindi naman ibig sabihin pag nakita na natin siya na pick, diba? Matic carry na. Nakikita natin nilalagay siya sa kahit saan, side lanes, pwede ding i-support. So, nanlilito pa yung Polaris Esports. Or siguro talagang gusto lang nila i-secure yung magandang laning phase. Yeah. Like what I said, just trying to flex hero. Sa side ng Polaris. Kasi, yung Razor din, hindi mo alam kung magiging mid and safe lane, di ba? Yung Centaur, medyo set in stone na. Pero, yun nga, you don't know yet what they're going to play since kita mo yung fourth pick is favored ng 496. Kasi, tatlo pa lang yung hero na nagpapakita. So, as much as possible, ayaw mong ma-counter agad or malugi sa hero-to-hero matchup. And medyo nakakakaba to guys for Spawn 496 knowing nga na sa buong duration nila dito sa may DPC Division 2 never pa sila guys nanalo. Unang laban nila was yung sa Nigma Galaxy na C and then second nila Army Geniuses, both
na 0-2 sila. Polaris naman, nakakuha sila guys ng kanilang win sa Talon. So second series pa lang to guys ng Polaris Esports. Pero Spawn 496, medyo nahihirapan pa silang mag-adjust din, no? Knowing nga na ang mga sinalihan kasi na tournaments ng Spawn 496 before this TPC is mga tier 3 na tournaments. So, yeah. Hindi sila gaano siguro nakapag-practice sa mga bigger teams. That's why yung performance sila biglang nag-slack off. Mm-mm. Saka hindi eh, nagbago din kasi yung lineup ng Spawn 496 compared sa dati na. I think all Vietnamese yata sila. Diba? Naalala ko yung pulang flag nila na yun. Pero yung magkakapasama sila ngayon, iba na yun. Nandito na si Ohio. Ayan, si... Yan. Sino tong si XC Learn, hindi ko kilala yan, mga yan, pero Indonesian immortal. Player yata yan. Oh, ay Singaporean pala, Singaporean. Mm. Sila Red Bombi, no, para dito sa side ng Spawn 496. Whereas yung Polaris Esports kasi guys, may katagalan na rin kasi itong team na to eh, 'di ba? Nag-start to nung nag-start yung kanilang lineup mismo, yung hanggang ngayon, last September 16th, ayan, dun sila mismo nakompleto ng eto na yung lineup nila, na si Natsumi, Mac, Nico, ayan, yung kompleto na September 16th. So, anong petsa na ngayon, guys? December na, so ang tagal na, hindi talaga tayo magdududa kung magpe-perform na maganda yung Polaris compared sa mga bigger organizations na nakikita natin. Kasi nga, syempre, sila na yung mas may chemistry sa isa't isa eh. Mm-hmm. Sa ano ba tawag dito? Sa Division 2 ng ating Winter Tour sa Southeast Asia, sino yung dalawang teams na tingin mo na papasok doon? Ay, prediction lang naman. Kailan yun? I mean, dito sa ano na to. Ah, okay. Dito sa Division 2 na to, di ba yan? Polaris, Lil Gun, andyan yung Digma Galaxy, Talon. So, tingin mo, sino yung gusto papasok sa dalawang upper division? Gusto ko sanang pusuan ang Talon. Pero... Akala ko IAP. Gusto ko sanang pusuan kasi nga, siyempre, alam niyo naman, crowd favorites talaga sila dito sa may Division 2. Pero... sa madaling sabihin kasi guys, mas na-explain ko nga kanina yung katagalan ng team, mas doon natin makikita yung chemistry. So yung Talon X kasi sila doon, guys. Etong IAP, agree ako doon sa sinabi ni Ishii. Mag-IAP ako dito. Top 2, hindi ko sure kung sino yung isusunod ko dito sa IAP. Pero rooting ako for IAP kasi dati noon, meron ako nabalitaan kasi nga 'di ba, execration. Last time na nawala si Tino, bigla silang nagkagulo na, "Uy, sino bang ipapalit natin na carry kasi nawala si Tino eh." Mm-hmm. Biglaan din na nangyari 'yon sa kanila. So ang nag-stand in for execution was Marv. Yes. So ang ganda na naging performance ni Marv noon sa may execration. And then tinanong ko sila mismo na sabi ko, "Bakit hindi niyo na lang kunin si Marv? Bakit din nalang sa yung ipanglagay nyo dito sa may carry na side, knowing nga na ang ganda naman ang naging performance, hindi naman kayo masyadong, kumbaga, nag-adjust pa dahil nga kalalagay lang ni Marv sa inyo. So, baka si Marv na yung perfect fit." Sabi nila, hindi daw ibibigay ni Kimo si Marv. Oh, pangangalagaan syempre daw ni IAP. Kasi nga, ang tagal na nilang magkakasama-sama and gusto nila na ituloy itong kanilang plano or yung roster nila na to up until Division 1. So, syempre, rooting naman sila lahat na mag-Division 1. Pero sadly, for IAP, una silang nagkaroon, guys, ng talo eh. Natalo sila ng Lil Gun. Pero kasi muna pa lang ang DPC natin. So, should be fine. Mm-mm. Pero speaking of fine, guys, ha, tingnan natin kung okay nga ba yung draft ng parehong side natin ito. Base dun sa four pick and then tong sa last pick nila, who do I go here? I feel like mas madali i-execute yung Spawn 96 because they have a really good early damage sa lineup nila. Pero kasi... ang iniisip ko lang na yung na kapag hindi nila napangalagaan yung laning phase nila, wala silang fallback na if
if lang naman ah. If hindi maging maganda yung laning phase nila, talagang pabagsak na, mahirap nang umangat from there. Kasi yung lineup mm-hmm. dito ng Polaris, it's gonna take time para mag-online sila. So kailangan nilang i-take advantage ng 496 yun, yung downtime nila na yun. Yes, kaso nga lang easy sa mga nakikita ko kasi na games ng Spawn 496, even though sila yung mas may advantage in terms of draft, nagkakatalo talaga in terms of laning phase eh. Kaya yun yung pinaka-excited din akong makita sa may game natin sa ngayon. Kung eto, nabanggit mo, maganda na yun sa side of Spawn 496. Paano kaya nila pagagandahin din yung laning phase sila para mag-add up sa pagiging maganda na execution pagkadating ng mid-game nila? So, si Exilern, guys, malungkot man na sabihin, hindi ko pa siya nakikitang nanalo sa lane. Si Exilern, yung mid-laner ng Spawn 496. But, Leshrac, tingin ko, kaya niya naman ipanalo din yung lane. At saka parang madali lang din naman yung kailangan gawin for this Leshrac pressure. The mid lane, di ba? Kaya niya rin naman i-pressure etong si SF, if ever. Pero eto guys, pakilala na muna natin ang both teams from the Radiant side. Polaris, save you sa kanyang Grimstroke, Lelouch sa Shadowfiend. Tagpalit pala sila ng IGN. For sa Fangalier, Mavis for that Ogre Madzai. And sino pa hindi ko nabanggit? Yung kanilang carry na si Natsumi sa kanyang MK. Ayun. Nagpalit sila. Right, IGN side pala, no? Ang alin? Oo, oh, nagpalit. Nagpalit nga yan. Ang hirap ng ang hirap ng ano basahin eh. May lelouch pa. Diyos ko, Lord. Oo nga. Ay, natina pa. Ayan. So, wait lang ah. Baka magkaroon kasi ng teamfight. Mamaya ako napapakilala yung sa Spawn 96. Meron ba? Hindi, wala. Ay, pakilala natin really quick. So, I think position 5 yata yung clockwork dito, no? So, si Ohio maglalaro niyan. Tapos, iyon nga. Si Exilium is on the Leshrac. Tapos, Bombi sa Snapper. You got Red playing Centaur. Tapos, si Ghost naman playing Razor. Ayan. Alam ko, napanood ko yung last game ng Spawn 496 eh. Yung laban nila against Nigma Galaxy na si nag-Leshrac din nun etong si Exilern, pero ang naging resulta guys, talo din siya sa may lane. Yes, ayun, tama. Second game ng Nigma Galaxy C versus 496, Leshrac si Exilern guys, di siya nanalo sa may lane niya. Hopefully ma-gain back niya dito sa may first game natin yung sarili niya, kasi wala, hindi pa ako nakakita talaga. Ang laki ng role na piniplay ng mga mid laners, di ba? Kung paano nila ipapanalo yung game at saka kung paano yung magiging scenario nila pagdating ng mid game. Kaya dun, sobrang nag-worry talaga ako. And syempre, rooting naman ako na makabawi sila this time. Or mas maganda na yung chemistry nila. Nino ulit? Si Exilern. Ah, si Exilern. Mukhang gusto mo talaga siyang mag-perform well, ha? Ako naman, ang sa akin, gusto ko maging consistent yung Polaris. Kasi, I mean, marami silang tournament na sinasalihan, di ba? Actually, hindi nga lang itong BTS, meron pa silang, alam ko, iba pa na tournament na nilalaro and even before then. I mean, yeah, I understand na may first blood tayo, ayan, sa bottom lane. Nakakuha ni Natsumi ng Polaris, and that first blood mga sirs brought to you by PNXBet. Don't forget to use our registration code LuponWXC, and siyempre huwag kakalimutan ang lagi naming pinapaalala, always bet responsibly. Pero going back to what you were saying, Ishi, ay kaso wait lang muna, mapapatay ata dito eto si Ogre Masai. Kaso kunat kasi ng hero na to eh, sa mga pinaka makukunat na hero sa Dota. Truly, truly. Yun lang, I just want them to be consistent. Kasi may mga games na lamang sila, tapos na babaliktad pa. Siguro, pwede mo rin sabihin na nahihirapan sila mag-close out ng game. Or maybe they're still trying out heroes sa mga ibang tournament. Pero yun nga eh, sobrang laki ng potential ng team na ito. Kaya, mas maganda kung magiging maganda pa
yung kanilang chemistry, gameplay, mm-hmm. ganyan, for Polaris. Kasi, yun nga, pang ano din to eh, pang Division 1 din, itong team or players na ito. Uy! So, isa siya sa mga team na nirurot mo din para dito sa Division 2 na magde-Division 1. Mm. Yes. Yan, yung Polaris. Kaya naman eh. Kaya naman, pero yeah, siyempre, kailangan nilang makuha man lang yung kanilang second win dito sa Division 2 in order na makuha yung top seed or alinman sa top 1 and top 2. Oh, dahil yun lang yung magpo-proceed for the Division 1. Isipin mo, nakakalaban na nila yung isa pang isa sa mga mahihirap na na team dito sa Division 2, which is yung Talon nga, tinalo nila yun, di ba? So, hopefully, maging mas maganda pa yung susunod na laban nila. Pero syempre, magkakaroon tayo ng mga break dyan after ng week 3 natin dito sa DPC. So, hopefully, huwag nilang makakalimutan. Yes, kasi baka mamaya mag-cast pa din tayo ng Dota kasabay ng Noche Buena, eh, no? Oy, save yous! Makakaalis nga ba siya dito sa higop-higop na ginagawa ni Ghost? I don't think so, and that's a kill na masesecure ng Razor. Ganda nga ng combination ng Spawn 496 sa top lane, no? Razor plus yeah. Clockwork. Ayun nga eh. Sasabihin ko sana kanina na, so nakita nila yung Pangolier pick, right? And they still have one more support na pwede nilang piliin. Ang mga counter kay Pangolier, which is Bane Elemental, mm-hmm. Pipins grip mo lang, or pwede mong Soulbind, di ba? Para nakabind lang kayong dalawa doon. So, yun yung, kumbaga, kala ko na pipiliin nila or yung option nila. But instead, they picked out a Clockwork. Instead of countering si Pangolier, maybe they thought na mas maganda na pumili sila ng combination with the Razor kung ano pa yung magpapanalo ng safe lane nila. Yes. And currently guys, tingnan nyo naman yung net worth. Nasilip tayo second yung Razor sa ating net worth. So maganda, maganda yung nagiging lane nya doon. And bid naman natin, lumalamang guys itong ASF, si Lelouch. Hindi kasi alam ng mga players guys. Alam ko hindi alam ng mga players sa pag nagpalit sila ng IGN for the whole season na yon. Kasi nanditrip lang ata oh, medyo sila. Matagal. And dami nilang nagpalit. Ayan, talagang lito kayo, lito din kami dito. Pero ito na nga yung attempt nila to kill that Razor. Nahuli naman nila, kaso makukuha nga ba si Force onto the top lane? I don't think so. 2-1 ang ating standing. Nagantihan yung Razor, easy. Yeah, really great recognition. Alam nila na wala si Clockwork, you know, roaming in dito sa top lane. Kaya, yan, ang gandang timing nung Inkswell to swashbuckle. Saka, I think, medyo low na rin yata si Razor doon. So, I think, medyo mistake din ni Tropa yon. Dapat, he should have played a bit more safely knowing na yung potential damage ng dalawang hero na yun sa isang lane. Tapang eh. Naging overconfident eh. And dito naman, iba din guys, yung tapang na pinapakita ng Polaris. Yung Ogre Wadza ay tinatak sa tower hit. So, salve, no? Namang, talaga namang gusto na nilang kunin to at protektahan yung catapult sa may gitna. Pero Ohio is gonna connect sa may mid natin. Inkswell, nandiyan na dalawa pa yung tinumaan. Delikado yung Clockwork and Shao Bonbon. Pwede bang habulin dito ng SF? Ang gandang stun coming from that Ogre Mazay. And yung tower na kanina pa nila inaawitan, mukhang kasama pa nung dalawa sa hukay. Yes, yes, yes. And this is what happens when Shadow Fiend gets a really good lane. And perfect timing eh. Since maganda yung naging side lane ng Polaris, supports are able to help out yung first catapult push na ginawa ng Radiant side dito. And that resulted an easy tier 1 tower. Celestrak medyo low na siya, so he wasn't healthy enough para depensahan yung gitna. Hihirap pagkakulang talaga kayo eh. Hindi din kasi nakita yon ng Spawn 496. Kasi isipin mo, tinak ko Ogre Mazda yung tore. I mean yung tower hits. Pero eto guys, matatak pa ni SF. No. Naigan din naman nila. Yun nga lang, butas na yung gitna. Meron pa bang magiging casualty? Mukhang may ipet dito. Easy yung Polaris. Pero with the vision coming from that Monkey King, makikita niya ngayon yung dami ng tao na humahabol sa kanila. And they are gonna try to run. And mukhang makakatakbo naman yung MK.
And same goes for this Grimmstroke. Buhay naman sila. Bilis nilang magpiglasan dun. Oo, totoo, totoo. So, ayun, sa nagtatanong, si Lelouch and si Makian. Nag-iba lang sila nung name. Sila-sila din yun. Sila, yep. Sila din yan, mga sir. Pero eto, si Savius lang din. Ang mamamatay. May mga nakakakilala ba sa pangalan nila? Para kasing familiar. Hindi ba siya parang from anime or mga kung ano man yan? Parang familiar. Ano, ayun, no? Diba? Parang mga ano, yung Lelouch, parang ano ko na siya. Sa Codis yata yan, diba? Kayo. Tama ba? Ngayon, basta ganon. Parang kasing familiar, di ko alam saan ko narinig eh. Tama ba? I don't remember exactly. Pero parang dun yata. Kasi may pinapalo. Hindi ko alam eh. Basta yun na yun. Tama yan. Yun na yun, yun na yun. Balikan na lang namin kayo guys next ano, next cast namin. Balik kami. Ayan, code use niya. Tama. Ayun. Nag-comment sa ating YouTube. Shoutout pala sa mga YouTube and Facebook viewers natin dyan. Happy watching everyone. Official broadcaster po tayo dito sa C and Europe. So, enjoy lang po kayo dyan. Pero eto, yes. Mag-e-enjoy kaya ngayon. Etong Polaris Esports, knowing nga na napapaligiran na sila. Sumuko na kayo. Sabi dito ng Spawn 496, mabis ka nilang mahihigupan ng damage. And mamamatay na kayo, Ogre Magi. Force naman hahabulin si Ohio. Pero with the Stampede, oh, nice dodge. Mabibitin yung paghabol ng Pangolier. And eto, pwede pang hookshot. Hookshot is available for this Clockwork. Kaso wala silang vision onto the lane. May makikita ba si Ohio? Hookshot sa nagtitip. Uy, bait pa to. Pwedeng bait to, guys. No, Polaris, oh, baka naman maling plano ang mangyayari para sa kanila. Swashbuckle, para maka-escape. Kaso ang mahuli ata si Natsumi makakatakbo. SF is now here. Ang ganda pushback coming from the Hogs. Pero lalaban na daw. Eto si Natsumi, napakatapang. And it's time to run for the side of Spawn 496. Ghost kanilang piniping. Nasa na naman yung kanilang vision from the tower. Pero naputol yung sanga para kay Natsumi, delikado. And yung humor riding, mamatay na nga. Etong Maki King Force, matatakbo. Pero hindi rin kayang umabol ng Razor, knowing nga na napakababa pa na kanyang buhay. Lelouch ang kanila isusunod sa hukay. And Mac, saan ka pupunta? Split Earth will connect. Kompleto Ricardo pa ba yung maibibigay sa ngayon ng Polaris Esports? Hindi na nila kaya. Natulungan etong si Kuya mo, Mac. 5-7 ang ating standing. 2K gold did bigla para sa side of Spawn 496. Doon na tayo nagkatalatalo. Doon na nangyari. Ang ganda na sana nung disengage ng Polaris doon. Kasi four heroes already TP'd. Ang ganda rin ng timing nung Clockwork hitting yung kanyang level 6 quite early dito sa game natin. Yun nga, namatay na si Clockwork, di ba? They already got a kill. Konti lang yung naging casualty nila. I think si Ogre Magi lang. And at the same time, naggamit na nila yung Pangolier Ultimate. Wala na si Ogre, so they don't have a lot of lockdown in terms of chasing Razor, chasing si Leshrac, di ba? Those are fast heroes. So, tas under the tower pa, ayun, naputulang pa ng puno itong Monkey King ni Natsumi. So, all of a sudden, what could have been avoided, naging disaster pa. Doon na na-decisionan kung sino lalabang. Ito yung sinasabi ko na Polaris di ba? They're doing well. And then all of a sudden, ay. Minsan kasi alam mo yun, nasa phase ka ng game na, uy, ang ganda ng, ang yaman ko, ang lakas ko ngayon, let's fight. Pero syempre, it still take discipline. Kailangan mo pa rin talaga ng disiplina para ma-maintain yung team. Yes. Tsaka laking bagay din kasi na akala ko kasi bait yung TP ng Clockwork eh. Diba? Pero eto. Naku, ang gandang huli naman nun para kay Savius or dun sa may Grimmstroke. Masusunog ba? Eto side ang Polaris. Speaking of, hindi. Si Pangolier pala yung nag-TP. Si Pango ba yung nag-TP? Oo, si Pango yung nag-TP nung sa may top lane, diba? Inokshot siya nung Clockwork. Akala ko, may plano yung Polaris na, hindi, sige, mag-TP ka sa mukha nila. Diba? Kasi ko hindi na-expect yung level 6 na yon. Yung level 6, very early. Kasi I think, before 10 minutes yata nangyayari yung team fight kanina. Or even on the 10-minute mark. Usually, yung mga supports, hindi pa sila level 6, diba? Ano, sobrang ganda ng lane mo, or you were grabbing a lot of kills, naging
solo ko sa isang lane. Yun lang yung mga time na maga makukuha yung level 6. Nabigla sila doon eh, pero eto, ang focus na lang muna sa ngayon guys sa Polaris is the first tower side ng spawn 496 sa may taas. And meron kayong magiging trade mid defensahan to ng Polaris, pero kung hindi nila gagawin yan, napakabilis na puso to coming from the slash lock. Pero grabe naman yung kunat dito netong si Red, grabe rin yung kanya nagiging tapang. Inkswell na ibigay sa may creeps pero hindi aabot sa kahit na sino. Pack lang saglit, papalik ulit, pero duguan na, madedeny ba? Hindi din mga sir. And nakakuha pa din na spawn 496 yung kanilang plano. Ogre Magic kanilang mahuhulin. Ogre Magic is gonna die. Mapapauwi muna dito yung Centaur plus the Clockwork, pero yung Rolling Thunder will also connect onto this Centaur, and Centaur is gonna die. Mayroon pang plus 1 level 1 Ohio kanilang makikita, and Ohio is gonna die as well. Pero papalik nga eto si Ghost, huwag nyo akong tatabihan, wala tayong maiso. Soul Bind, solo bind na to, and Natsumi kapalit ng dalawa, kapalit ng offlane plus the support. Parang panalo ba din dun yung spawn 496 si Ishii, no? Sila truly, pa din. Truly. Oy, yeah. Double damage! Uy! Kulitan! Wala mo ah. Kasi kung makikita mo talaga yung lineup ng spawn 496, pang early talaga eh. They have enough damage. Spells lang nung hero nila, where aside ng Polaris, kailangan nila mag-focus. They need to hit yung mga spell nila para makapag-deal sila ng damage or para maging maganda yung kanilang team fight. So, I don't know, baka naiinip sila, pero wait lang. Ako po, Shaobonbon kanilang makikita sa may top lane, pero napakabastos. Nagalawan naman nun, natipihan sa akong. Yeah. So, kita mo naman, 'di ba? Yung kill score natin, yung lead kanina nasa Polaris and nag-ship agad sa spawn 96, nakahuli pa sa taas. Ah, eto guys, guys, napakagandang set naman nun. Matik talaga, no? Kapag ka meron ng na-hook shot split earth, wala ka ng takas. Yeah, grabe si Ohio dito ha. Kumbaga, still showing his moves na May asim pa. May aso pa din ako, sabi dito ni Ohio. Ay, grabe. Deep wards, ha? Si pag mag-sentry, no? Nararamdaman na spawn 496 sila. Yun namang sila yung kailangan mag-take advantage at this game. 4K, kita nyo naman, guys, oh. Yeah. Napakataas na lead na nito. 15 Truly. Minutes pa lang tayo sa ating game. Typically kasi kapag may Shadow Fiend ka, di ba, you want to at least hit yung 2 or 3 items mo bago ka mag-start na lumaban. Kasi nga, syempre, knowing nila Shrek Razor pa yung katapat mo, di ba, may clockwork pa na kahit gaano kakayaman, kapag wala ka pang BKB, never ka makakapag-regain dahil dun sa Battery Assault. Oh. Talagang mauumay ka dun. Kailangan niya talaga ng BKB niya if he wants to be the damage dealer for his team. Kasi si Monkey King, hindi rin siya nagpa-farm eh. Sobrang active niya sa fight, di ba? Ito na naman. And eto guys, may naligaw na nag-iisa sa may midline, pero excellent, but the stampede makaka-out pa. Nope, nasundan na Rolling Thunder, lelucha man with the Requiem. Ako po, naka-BKB na pala si Ghost. Yun naman pala yung gusto na spawn 496. The BKB reveal coming from this Razor. Isa kapalit ng dalawa. Samahan pa ba natin ang isa? And mukhang patay din yung Ogre Magi. Lahat sasama sa hukay. O kalma lang, Polaris, lahat mabibigyan na. Oop, kaso naka-out na etong si Force. Nakapag-shield crush na. Ay, nako. Ay, ay, ay. Just another bad fight for Polaris. Not quite sure. Nahuli yata si Monkey King dun. And then, I think may tinatry yata silang patayin, and then Lashrak was just in the area. I think kulang yung vision nila. You know, they need to make a small play, at least 4 of them. Kasi so far, ang sipag ni Ohio, nakikita mo natin mag-sentry ward. Like, kung makikita mo dito sa replay natin kanina, na walang observer wards na nakatayo on the radiant side. So, it's really hard to move dito sa
mapa natin or ang hirap makahanap ng farm if you don't know where the enemy is. I think yun din yung rason kung bakit sobrang aggressive ng spawn 496 because they know exactly yung location ng median. Yes. Thanks to the wards na kanina pa natin nakikita. Tsaka maganda din kasi yung timing kanina ng clockwork. Napansin mo, night time siya pumupunta sa kagubatan ng Polaris para hindi siya mahuli or masulit niya yung fogging. And hindi yes. Guys nakita yung deep ward ni Clockwork ni Ohio sa may top lane or sa may triangle camp ng Polaris. Truly. They're playing really well itong spawn 496. You know, they're using yung strengths nila, like Reshrak setup, plus si Clockwork, saka si Razor, yung mata nila, nakay Shadow Fiend na. Ito lang yung hero side ng Polaris na pwede makapag-deal ng heavy damage. Because Monkey King, kayang-kayang sunugin ni Reshrak yan. Totoo. Lalo na kung walang defensive item, kasi yung MK guys going for the BKB pa lang ata siya eh. And ito. Patay na yung Grimstroke. BKB ba yung in-next item? May Mithril Hammer kasi si Natsumi eh. So, pwede. Doon naman na yun papunta. Or yun din talaga yung kailangan niya para mas makatagal siya sa teamfight. Kasi at this point, kita nyo naman kung gaano kabarubal yung spawn 496. Kahit sinong makita, papatayin. Truly, pag bumangga talaga, giba. Ayan. Pero, tawag dito, though na ahead yung spawn 496 ito, they still need to grab, I believe, yung Aegis of Immortal. Kasi medyo mahirap para ka kay Razor and kay Leshrac na mag-siege yung high ground, lalo na kung buhay yung mga heroes ng Radiant Size. So, I think that will be a good objective na kailangan nilang i-consider sa susunod. Make a smoke play, get a pick-off, or kung makakasneak sila ng Roshan, why not Coconut? Pero, I feel like importante yung Aegis for them to gain more net worth lead and map control dito sa laban natin. Yes, and guys, eto ha, baka may magtanong pa, first 15 kills natin, nakuha na ng spawn 496. First 20 kills, ayan, yun yung mga pwede nyo tayaan sa PNX Bet. Huwag yung kakalimutan mga sir na gamitin yung aming code na Lupon, WXC, and syempre, bet responsibly tayo palagi. 5k lead na rin to for the side of spawn 496, pero tingin ko it's time na easy. Hindi na nila hahayaan na madagdagan pa etong lead na meron yung spawn 496. 4 months smoke of the seat attempt. Nagpapakita kunwari yung Pangolier sa bottom lane, pero wala atang vision guys yung ganda na positioning yung Ohio. Mga sila. Oo, mga nga pa'y Polaris dito sa may attempt nila na to, pero na-break na nga. At kita, yung Observer Ward, easy the ward. Predicted by Ohio dito. Like what I said, ang ganda ng positioning ni Ohio, at kita mo, though na nag-pop na yung smoke ng Ogre Magi, hindi agad siya nag-hook, di ba? Kasi iba ang target niya, you know. Ogre Magi, for sure, bait lang yan for the side of Polaris. He needs a better target. Even si Grimstroke, Monkey, Shadow Fiend, kung makakapag-hook siya dun from backside, even better for him. Pero eto guys, dahil nga failed yung naging attempt ng Polaris, inisip ng Spawn 496, Matic, may spread out to sa may mapa. And ang yari nga, kita nga si Monkey sa ward. Kung nahuli lang SF sa may triangle, talagang nag-iisa din yon. Even this Monkey yun King, lang. Pero mali yung nascan nila. Guys, mali. Nice try. E Rocket Flare naman, though. E Rocket Flare? Uy! Kita ba nila? May nagpuno, panggap siyang puno eh. I think that's really hard. That's gonna be hard to see. Oh wait, nagping! Si O, hindi, si Monkey King. Hindi, si Monkey King yung nagping. Kala ko, Dire Side yung nagping. Ganda, maganda yung naging plano ni Natsumi, nakapagtago sa sanga. Kaya nga eh, buisit nga din yung spell na yun eh, no? I mean, unless nagpe-pay attention ka talaga sa buong puno na yun, maybe, just maybe, you could tell the difference. Pwede. O kaya i-zoom in mo, isa-isahin mo, alin doon ang may patong. Kasi puro isang diretso lang yan, di ba? Tapos bigla, truly. Merong ano, second floor. Pero eto, matatagpuan na kay Ogre Man.
kada istabid, hooks at will not connect, pero Natsumi ganila matatagpuan. Wukos kung manadya na nga para mabugaw yung Razor, pero Razor makaka-out pa ng dalian. Dito naman sa may gilid, makikita natin nagugulo, solo bite. Uy, ginapitan pa nga yung Clockwork, pero Ghost, hindi niya alam kung sino uunahin niya. Medyo nakakait na ata sa ngayon dito. Eto, score mo Razor, pero ang gandang cookie naman nun coming from this Sapphire, and eto na nga yung BKB reveal ni Kuya mo Natsumi. Red naman ang lalambot na yung tinapa and patay. Etong pinakamakunat for the Cyber Spawn 496. Wala na rin defensive item si Ghost, and Ghost is gonna die. Mortimer cases from downtown. Tumatama ngayon at kinakain ng Polaris, pero unti-unti nang nauubos yung mga heroes sa Spawn 496. And mukhang dito na guys magsisimula ang kalbaryo ng Spawn 496, the BKBs of Polaris. Yes, I mean, puro magic din niya, Leshrac. I mean, yeah, si Razor could be annoying yung right click niya. Pero kung hindi maho-hold ni Razor, or kung hindi mapapalo up ng good burst ng 496, mahirap talaga yung mga long team fights yun, or kapag nakapag-pop sila ng BKB. Ang ganda na sana na nabait nila yung Ultimate Monkey King, pero commended pa rin si Natsumi dito for holding out yung BKB niya, kasi naging crucial play yun dun sa last part ng team fight eh. Si Leshrac din, wala pa siyang BKB, so mahirap sa kanya para ipronta yung sarili niya and deal lots of damage sa gitna ng team fight. And si Shadowfiend yata, may BKB na rin yata siya, saka hindi siya nahuli nung Clockwork that time around. Di ba nakikita mo yung 496? Kapag nanalo siya sa team fight, is usually Clockwork or somebody else getting a good initiation sa core ng Polaris. Mm-hmm. Kaso nag-fail kanina yung hookshot eh, kaya di rin nila na-control yung MK. Ang laking-laking bagay nun, if ever MK, yung first to fall for the side of Polaris. At saka, parang, pag napatay mo kasi yung Ogre Mazai at this point na meron ng mga defensive items, plus meron na rin mga damage items yung Polaris, di na rin naman siya ganong magmamatter eh, diba? Kanina, Ogre Mazai yung nahuli, pero parang wala lang din. Hinayaan lang ng Polaris kasi kaya nila mag-comeback from that team fight dahil nga sa BKBs nila. Plus, kited yung Razor. Natumi yung Razor. Papalit-palit siya ng target. MK, yung inuna niyang target. Pagkatas na hindi siya pansinin na MK, nagpunta siya sa Grimstroke. Grimstroke, nakapag-out dahil medyo merong magic quad. Nagmunta siya sa Pangolier. Napatay nila yung Ogre Mazai, pero after nun guys, wala nang BKB yung Razor. Kited na kited. Etong si Kuya mo Razor. Pero, bago ang Rosan, patay muna ulit tayo. Kaya nga kaya nila for the second time around, napakalayo ng mga kakampi ng Leshrac. Pero medyo mahirap MK eh. Mabilis kasi yung Leshrac na hero. Unless, baka talon si Monkey, Natsumi, diba? Why not Coconut Peanut? Pero ang ganda ng vision ng Polaris, so I think they should take advantage of this. Vision nila dito, same-same lang halos, oh. Tabi, oh. Iba talaga mga pro player, guys. Kita nyo naman, pare-parehas ng utak. Pero kita niya yung ward, eh. Kita nila yung ward. I think abot yata yan, no? Up! Ito ang aabot yung stun ng Monkey King, pero na-force tap pa nga yung Clockwork. Di nga lang enough para makalayo siya sa may teamfight natin. Stabby na dyan, nababalik yung Clockwork sa may teamfight. And out yun na ata itong MK. Delikado yung mga ginagawa ni Natsumi na yun. Akala ko mapuputulan siya ng puno, pero Mortimer Kisses is ikinasa na ulit. Natsumi, delikado, and wala na sa BKB at this point. Natsumi is gonna fall. Wala na tayong hukos kuman. Wala na safety dito. Itong side ng Polaris. And napakaganda hook siya naman nun. Matutulak. Sila lose pa ng dalian, pero nasaan na yung chase coming from Spawn 496. Meron ba silang panghabol o sila pa yung matatakasan ng dalawang to? Oop, natamaan si Grimstroke and tinanggap niya na lang yung kanyang kapalaran. Hindi pa sila kontento kay Grimstroke. Gusto pa nila kay Mac. Pero aabutan ba? Grabe yung commitment ni Ghost dito guys. Oh. Nahuli nila etong SF. Ang ganda ng Father Blast into the cookie and patay etong si Mac. Triple kill. Triple kill for Ghost. Plus the Rosan nga ba? Makakayanan kaya nila itong kunin? Kaya yata, question mark? Medyo hindi, topping yata muna. Oo. Pero grabe yung buyback hook ni Ohio doon. He won that fight single-handedly. Kasi kita mo, di ba, nag-blink in na si Centaur. Kaso na soulbind, tinamaan din siya ng ikot ni Pangolier. So he wasn't able to follow up yung stun niya. But this buyback, that hook into double cogs. Ay, picture perfect Dora for Ohio. Ang ganda ng initiation niya doon. And all of a sudden, yung momentum or yung winning team fight sana for Radiant
eto na, 496, time to shine for them, and ang ganda nung clockwork gameplay doon, sobra. Totoo, sulit na sulit, and another hookshot na naman na magkoconnect, solo bind na, ibigay na rin, pero lalayo daw muna ngayon, etong si Exilert, and clockwork na lang ang maiiwan, gandang bounce coming from the Rolling Thunder, and ay back yung clockwork, shoutout na nating nabate. Namatay tuloy. Oo nga eh. Ang haba din nung replay eh. Meron na palang bakbakan na nangyayari ulit. Ay! Sila pa din ata. Easy ang makakuha ng Roshan. Despite may ano the team fight. Napanalo ng 496. Kailangan nila mag-team. Pero... parang ang magsasaing ay Polaris. Pero pwedeng ang kumain ay Spawn 496, guys. Ha? Eh, pwedeng mangyari yan, pero masyado maaga yung nagitalon ni Red yun. Aray! Kukuha na yung mga buhay, tsaka yun ang Polaris Esports, and maling-mali, ang kanilang naging plano, nas-nuts pa! Nas-nuts pa kamo ni Ghost, yung Roshan, yung Aegis of the Immortal, and direkta na to sa may gitna. Napakainit ng ating bakbakan sa ngayon, pero guys, inukulang sa pagpaplano itong Polaris. Oh, no. Alam mo yung sinasabi na I saw it from miles away. Ay. Ayun yung magkagandahan eh kapag marami kang disable or like stand side ng 496, di ba? Plus meron ka pang long range damage na nanggagaling kay Snapfire. So, it was a really risky gamble sa side ng Polaris. Pero, I mean, kung nakuha nila yun, di ba? Even great kasi... ano eh, wala si Clockwork nun, walang hook, so they're probably thinking na that is the time para mag-take sila ng Roshan. Pero nakakalimutan yata nila that they actually have other spells na pang-contest dun sa Roshan, so it is what it is. Tsaka pansin ko din, walang tatalon kay Snapfire if ever, walang magka-cancel ang kanyang ulti. Lalo na kapag nakapagtago siya, wala yung mga jumping truly heroes from Polaris. Yes. Kaya kita nyo guys, libreng-libre yung Snapfire na, dito lang ako. Mortimer Kisses lang ako. Hindi siya nahuli. Hanggang huling dura ng Mortimer Kisses, guys. Nasusulit na itong Snapfire. Sayang. What else do they need to do para maging maganda? Ano kayo ba? Kung makukuha nila sila Shrak, I think that would be a opportunity para mapatagal yung laban, para mas yumaman pa si Shadow Fiend and si Monkey. Kasi kung nakikita natin sa mga team fights, 'di ba, na yung especially yung last big team fight, unang namatay doon si Monkey King kasi nag 1v1 sila ni Razor at kinuhanan lang siya ng lakas ni Razor that would fight, pero parang Ogre Masay na lang magiging buhay na ala. Eh, kaso teka, nakita ni Red yung courier ni Natsumi. Naghahanap ngayon sa punuan. Ayun, not nakita, hookshot will not connect. Pero committed pa rin si Red to chase down that Monkey King. Kaso nga lang, sa kabilang banda, meron ng team band na nagaganap. Ogre Masay natagpuan, duguan, patay. Uy, lalaman pa pa dito yung Polaris. Nakasmoke sila. Oh, may wards pa rin sila. So, they're spotting heroes na nagpunta dun sa may top outpost. Ang tanong kung may mabibait. Wala rin hook. Nag-miss din yung hook ni Clockwork. So, I mean, mabilis lang naman yung cooldown yan. Pero at least for good more than 30 seconds. Alam mo nga, walang ultimate itong si Ohio. Yes. Kalma muna. And outpost, ayan, na-regain na rin naman ang Polaris. Kailangan nilang makakuha ulit ng map control. Pero parang non-stop aggression yung gustong i-provide ng Spawn 496. Knowing nga na nasa kanila yung Aegis of the Immortality. So, kailangan nilang sulitin yan. Nasa kanila din yung pressure na lumaban ng lumaban. Kita nyo naman guys yung positioning ng Spawn 496. Mukhang gusto nila ng team fight anytime soon. Truly. Andyan yung, ano, Pango. Okay, out na. Top lane. Ito ang hindi mag-out. Or tatakbo ba? MK, hookshot is not yet available. Oh! Nakatipid din pa alis yung Grimstroke right on time. Yeah, and this is what I talked about, buying time, di ba? Perfect target si
sila Shrek kasi wala sa kanya age of immortal. He's one of the squishiest heroes ng 496. So yun nga nahuli nila. Mm-hmm. Ano kasi eh, akala siguro ng Leshrac he can easily get away since ang daming chaotic fight na nangyayari dun sa taas kanina. But little that he know na naghahanda yung Polaris, that they are strong together kahit na dalawa-dalawa lang yung partneran or yung combo nila. Pero eto na nga yung katapusan once again ng Ogre Mazai Easy. Hindi na nabigyan ng pag-asang mabuhay. Parang binuhay siya para mamatay. Grabe ka naman doon. But I think that's all according to plan. Kasi at least he tanked the gank. And then since position 5 siya, he's the fastest hero na mag-respawn. Ayan. And eto ang kagandahan sa Radiant side, diba? They bought a lot of time. Ngayon, yung Aegis of Immortal ni Razor, I don't think it will be put into good use. I don't think na makakapag-high ground sila or even take yung Tier 2 tower dito kasi ayun na nga, nag-expire na. Yun, narinig na natin na wala na, guys. Etong Aegis, sakto din naman, babuhay na yung Ogre Mazai. So, mga 10 seconds siguro, pwede sila mag-plan. Yun nga lang, ang nakikita ko dito for Polaris, kailangan nila talaga masolusyonan yung mga deep wards. Kasi pwedeng yan ang maging mga problema nila later on. From top to bottom, magandang-maganda yung vision ng Spawn 496. So, magkamali lang sila dyan kahit mahagip lang yung pag-spread out ng Smoke of the Seed. Mag-fail na automatically yung kanilang magiging attempt doon. So, kailangan nilang masolusyonan yung mga wards na yan. Or at least, mag-smoke na lang doon sa may safer side of the map. Pwede sa may high ground sila, if ever. Para sure tayo. Sure ball. Truly, truly. And I think, magkakaroon pa ng, though na yun yan, ganda rong vision ng Radiant side, I think magkakaroon ng problema yung Radiant side kapag nabuo ni Clockwork yung kanyang refresher. Kasi, yung Aghanims niya. So, he will have double-double dun sa kanyang mga spell. Ayan. Kaya, kailangan talaga niya, yun yung unang ma-burst nila. Ewan ko lang kung may A yung disc si Ohio dito. So, kung wala, di easy peasy, hulog! Nahulog pa nga. Si Natsumi, anong ginagawa mo? Nakapag-BKB na, hookshot. Nakokontrol pa ng dalian na itong Mokiki, pero Wukus man, may kakasanya pa rin. Yun nga lang, yung kanyang buhay, medyo duguan na. Ito na kayo, refresher coming from this Razor, and babalik na rin pa nila yung game at teamfight natin. Tatakboy SF with the BKB, and this Clockwork is still alive sa inaasahang kadahilanan. And Mortimer Kisses na, ikasa na naman, pero may tatamaan pa. Umabot kay Ogre Mazai, pero yung kala ko hindi sapat para mamatay siya. Patay pa rin pala yung Grimstroke, guys. Ay, yung Ogre Mazai. Ogre. Gosh. Truly. Parang wala half-court shot ni Stephen Curry. Yun, ang layo na lang tumatama pa. Pero kita mo naman, di ba? Kahit may BKB ka, like, kita mo yung hook, bayad na bayad talaga on the side of Clockwork. Plus, sobrang nag-pay off yung refresher investment nitong si Razor. Yung kasi yung mahirap eh, ang yaman nung Razor and nung Leshrac. Which is supposedly not since nagpo-fall off na yung net worth nila kanina, di ba? Yes. Refresher kanina, nagulat ako nung kinasa. Hindi ko na rin inaasahan na may ganun sang item eh. Truly, pero truly. Eto, tingin ko mas nagulat yung Polaris. Oo nga eh, ang hirap for Monkey King, like he's not dealing damage dun sa kanyang Wukong's Command, diba? Kasi kahit na mag-ultimate siya dun, tinatayuan lang siya ni Razor. He's not dealing enough, and yung Shadow Fiend din, and kailangan nilang mahintay matapos yung BKB for them to really strike back. So kailangan nilang patagalin, mag-survive during those duration kung gusto nilang lumaban. Pero double BKB kasi yan eh, kahit sabihin mo with the refresher, diba? So that's 12 seconds you have to survive. Tagal. Sobrang tagal. Eh, yung capability pumatay ng Spawn 496, nakita mo naman. Diba? May mga heroes na hindi na inaabot ng 12 seconds. Parang tatlong Mortimer Kisses, diba? Patay na. So talaga namang sobrang hirap kung paano ba ito susolusyonan ng Polaris. Pero tingin mo kaya pa ba ito ng Polaris? Or isuko na nila ang bandera? There's no way. Southeast Asia to, hindi nag-GG agad yan. Pero huli yata! Oh!
mangungulit na lang siya. Oh, overclock! May aginip siya ba yun? Yung kakatakbo dito ng MK, parang magre-resulta yan, kita nyo sa pagbaba unti-unti na kanya net worth. Dahil wala siya masyadong nakuha resources eh. Pero buti na lang kamo, yung TP ng MK is sa may top lane, napakalapit dito sa may pangyayarihan ng Divide natin. Delegado pa nga, ito si Excellent. Ang ganda! Sila napapos may high grounds at patay. Yung Leshrac, buti na lang. Grabe si Nidro doon. Diyos ko, Lurch, hindi na nakagalaw yung Leshrac that way. He wasn't able to use spell. Ang ganda ng pagkaka-Yules, Pangol Gear setup nila. Commended, commended that guy. Pero lalaban pa din nata Spawn 496, oh. Oh, nagpapakita pa sila dito ng signs na gusto nilang pumatay kahit isa lang. You know, parang Grimstroke. Sabi nila dito sila sa bottom lane, may magde-def dyan. Iniisip nila sa bottom lane, may magde-def dito ang isa. Saka may, may outpost yeah naman eh. So, kung pumalagman yung Polaris, alam nila na there's no Pangol Gear ultimate. Diba? Mm-hmm. Na pag nag-buyback si Leshrac, they just need to win one more fight and then makakapag-high ground sila kahit yeah wala pa silang Aegis of Immortal. Mm-mm. Ay! May dinura! May aganim scepter na nga! Eto si Snappa! Eto nakakapag-BKB pa kay SF! Uy! Pinto din may BKB po mga kay Mac! Nakapag-BKB 4! Stop pababa! And mabubuhay pa yung SF mga sir! Pero eto na kayo refresher! Second BKB duration ni Ghost! Magagamit niya! Hope that will not connect! Hindi na naman! And nakatakbo na yung mga heroes ng Polaris. Ako po, ang tagal ng cooldown ng refresher nito. Easy, ha? Parang dapat na silang mabahala. Yun nga lang, Roshan! Oh my gosh, yung mga oras dito favoring out yung Spawn 496, ha? Yeah, but this is risky as well sa side ng 496 kasi wala silang spell, di ba? And they have Monkey King jumping in the Radiant side. Pwede silang gumawa ng smoke play. So, mas malakas yung Polaris ngayon. So, kahit nasabihin mo na they are on the area, mas maganda yung vision nila, kayang-kayang i-contest ng Polaris yun. Pero mukhang nasabi lang sa yata sila na mapa, just cool nerds! Yun yata na nila nga! Na early respawn! Di nila naramdaman. Magugulat na lang sila. No. Oh! Are they gonna make it? Matapos na yung Roshan? Matapos na yung Roshan? Hindi din sila sa Roshan papunta easy! Oh my gosh! Makukuha na yung Roshan, guys! Makukuha na fresh HP pa yung mga buhay at saka yung mana. Fresh na fresh for the side of Spawn 496. So pwede pa sila lumaban? Tingin ko pwede pa nilang ipaglaban ang kanilang karapatan. Kaso iiwas na lang sila. Iwas na lang muna. Oh, no. Di tayo lalaban sa teamfight na Polaris ang lamang. Oh, ay ay gosh ay. Kung sino man yung nagki-keep track ng Roshan, he forgot na pwede mag-Aegis yung corn kasi wala silang vision eh. Tas cooldown pa pala yung scan nila kanina. Yun na nga. Dito na ata tayo magkakabigayan kay Sao. Walang Aegis ko ah! Para kay Excellent. Pero nakapag-BKB naman si Excellent. Ay! Pumasok sa gitna si Ghost! Napakatapang naman eh itong nilalaw na to. Talaga may pinaglalaban guys. Etong si Ghost. Sabi kasi niya dito, may Aegis ako mga pre, sige lang. Hataw lang. Pero medyo... Oh, ilang unang lumaban yung Polaris, pero ang ganda naman ng padura ng gobble up doon. Na ito si Snapper and Lelouch, tinatamaan din. Medyo nangangaray na sila, kailangan niya muna ata mag-reset at this point. Good for stop. Wala silang mahuli-huli sa mga heroes ng Spawn 496. Aray ko. Nakuha nila yung Tore, wala na matay. Pero parang buhay naman dito si Ghost. Ayun, wala na yung Ignite. Pero, nakapush sila? Just like that? Natatapos ba? Yung base? Hindi yata, di ba? Hindi, hindi. Natapos ano ba? Lang, Tore hindi, lang. Hindi yata. Tore lang, yeah. Mm-hmm. I think, pwede silang mag-antay lang ng spells nila ulit and they can go again. Saka na pag-buyback naman na si Grimstroke, I think there's no need to risk it. Ayan. Yung sa play na yon. Ano ka lang, parang reset lang. Ayun, reset lang for 496. Kasi pwede pa rin sila lumaban, di ba? Napupush naman yung wave. Pero Grimstrong, tayo back yata. Nice force. Speaking of laban, di ba? Eto na nga, easy. Yung sinasabi mo paglaban, pwede nga lumaban. Eto sa the Spawn 496. And BKB ni Ghost na gamit na refresher. Second BKB, nice waiting na lang tayo para maikasin niya pa. Pero teka, medyo nangangaray sila dun sa may mayat mayang
split earth because of that Aghanim shard ni Lesseract. Pero ito, malalockdown nila yung Razor. Kaya ata nilang patayin mga sir, pero Razor, mahuhuli nila yung first life, yung second life. Kaya nila, kaya diba, abutin may BKB pa si Ghost and hindi na hanapin doon. Itong kanyang BKB, Razor is down for 100 seconds and kailangan atang may maiwan na lang. Apo, maiwan nyo na lang muna dito. Ito, Snapper, pero hindi, lalaban pa rin naman daw ito sa just 4496. And makamatay muna ngayon dito itong Ogre Magic, pero Ogre Magic may buyback. Kaso nga lang, ayaw pa pa nilang itak yung damage si Excellent plus Red. Hindi na ata nila kakayanin, pero teka lang, yung makiking wala na pala sa naging kaakipat sa paglaban dito sa may bottom lane. And makiking sumama dun sa may apat na namatay. Pero guys, nag-buyback pa rin yung Pangolier plus Ogre Mazay. But tapos na ang parada. Wala na silang inabutang show, guys. Napabuyback na lang talaga. Hirap. I don't think it's a bad choice para sa side ng Polaris. Yun. I don't think it's a bad choice para sa side ng Polaris na mag-pursue. But they need to position themselves carefully. Pero mukhang mamamatay yata itong si... Uy, nasusunog si Nak! Oh my gosh! Ay, ay, ay. Oh my gosh! Yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi... Ang ganda na eh, napatay na nila si Razor, di ba? That was with an Aegis of Immortal, nagkamali na yung 496, kumbaga iwan na si Bunso, nakuha na nila yung objective nila. But ang mahirap doon, they tried to chase down heroes without BKB, without proper initiation, wala silang Pangolier ultimate, and Clockwork still has hook, and that hook to the very end, diba? Nakita mo, hit heroes, tapos Fleshrack still deals a lot of damage para sa side ng 496. Diba? Ang hirap for them. Lalo na siya, ang daling patayin niya, madikitan ka lang. Kaya, sayang, sayang na naman. Alam mo yun, minsan yung nag-ahabol ka. Minsan mahirap maghabol eh. Dayan, mahirap mahasaktan ka minsan. And yun yung nangyari sa side ng Radiant. Pati sa Dota, diba, may i-apply natin yung mga ganyang kasabihan. Guys, wag nang maghabol. Ito. Meron kayo maghahabol ulit dito at magkakamali na naman. Uy, pero agad yung start yung Clockwork. Kala mo, ikaw si Tuwing, lipad-lipad ka dyan. Pero Red, nalalambot. Napakalaking wukos kumad ang kinuha naman pala ngayon dito ng MK. Pero hindi pa daw tapos ang laban. Ang good on spawn comes from that Ogre Mazai and Polaris once more. Gusto pa nila ng Razor kaso hindi na nila mahahabol. Napakabilis ang movement speed. Same goes for that Lesseract. And mahuhod pa ng Polaris yung kanilang high grounds, denying that potential mega creeps na makukuha na ng spawn 496. Truly, pumapalag pa. Kung maghabi sa'yo, this is Southeast Asia. Lalaban to hanggang sa huling hininga. And kita mo naman, di ba, itong si Mac. Building up. Ewan ko lang tapos niya yung Divine Rapier niya. Yun yung naka-cue sa kanya kanina. So, tignan natin kung enough. Kasi, yun... Yung lockdown kasi nila sa side ng Razor is hindi ganun katagal. I mean, ang hirap for Ogre Magic na maikas yung kanyang stun. So, it's really up to Nico na makalapit or maka-stun sila for good 1 or 2 seconds yung hero na yon. Tapos pag na-burst na mo siya with your right-click damage, wala na. Mahihirapan na yung spawn. 496. Mm-hmm. Para makapag-re-in. Kailangan lang talaga nilang kasi mauna, ang haba. Diba? Dati 496 lang yan, di ba? Oo, may dagdag na ngayon. Ang hirap-hirap naman kasing bigkasin. Truly. Pati yung ano, nahirapan din ako sa Nigma Galaxy C. Ano bang sasabihin ko dito? Nigma, hindi pwede kasi may... Nigma yung sa international. Galaxy, hindi din kasi nag-merge na sila. Eh, ano sasabihin ko? NGX na lang. Sobrang kulit. Diba? Guys, kita nyo naman, TNC. TNC lang. O, diba napakadaling banggitin? Huwag naman na sana tayo gumawa ng mga ganito. Huwag na sana tayo makipag-partner at makipag-sponsor. Grabe. Dininay. De, para pero naman bigkas na ayos. Tayo. Back to the game tayo. This could be a game changer as well sa side ng Polaris, which is yung hex nitong si Grimstroke. Nakita ko buo na. So Soulbind double hex, 'di ba? Todo right click kung mabubuo man yan yung kanyang Divine Rapier. They have a chance na
kapag manalo sila sa isang team fight, yes, may buyback yung spawn 496, pero malakas din yung damage nila sa Tore kung sakali man. Tama. So mabilisan na push lang yun if ever pwede silang mag-take long. Once kasi na makuha na nila yung mega creeps, doon mo na ma-determine talaga na kaya na nila eh, or at least pwede na sila makampante kahit papano or malesen yung kaba kasi advantage sa yun para sa kanila eh, mega creeps. Yeah. Sobrang mahihirapan ito sa the Polaris sa depensa niya, knowing nga na yung carry naman nila hindi naman siya yung carry like nagbuild ng fury maelstrom lang siya, so medyo matatagalan pa, ilang hampas pa yung mega creeps if ever. Pero this divine rapier, I do believe kailangan niya tong i-surprise mother father. Truly. Saka, Dayan, ito pa isa. For spawn 496, yes, nakakatakot yung divine, saka, pero wait lang. Ay, naku po. Sino kaya ang nakakatakot dito? Easy. Itong 496 eh, o itong side of ang Polaris, napakakatin ang writing damage. Itong SF, pero mapapakbo muna kayo dito. Ito si Exiler nahabon. With the side of Vice and Polaris, eto na kayo kanila pagpatay. Kay Lesurak sa wakas. Kaso, eto si Ghost naman ngayon with the BKB. Kakayanin na ata nila patayin. Itong Razor na naka-BKB and K9 ginobble up. Ginapon sa malayo, sabay tayong tatakbo. Sabi ni Shao Bonbon, eh, makikita naman nila kayo dito si Ohio. Ohio is down for 6-8 seconds. Babalik yung Lesurak. Alam, mukhang walang silbi mga sir dahil naubos na rin yung kanyang mga kakampi and kailangan na lang niyang mag-cut ng creeps if ever. Yeah. Naku po eh, nagulang lang sila doon. Tama ka. Saka ano, ang ganda nung, ewan ko lang kung tactical yun, pero ang ganda nung block, nung hook doon sa Monkey King yata kanina, tama ba? So, instead na sa Monkey or kung sino man tumama yung hook, doon kay Ogre tumama. So, all of a sudden, Clockwork is in a very awkward positioning. Tapos, nagulantang din sila for sure doon sa Hex saka Divine Rapier nga. Pumasok sila siya, napa Wind Waker agad siya, di siya napag-deal ng damage. Oo. Nayari na eh, no? Pero tingin ko, eyes on the prize na lang dito, issue yung spawn 496. Pansin naman nila eh, main damage dealer on the team fight was si SF talaga. So, mamaya, pwede nilang tignan nila yung SF na if ever mapatay nila yon, pulot, isang mabilisan ng Divine, doon na ulit makakabawi sa laban yung spawn 496. Yun ay kung kaya nilang hawakan sa leeg yung SF. Kasi pa-spawn na guys yung Aegis and hindi na to dapat makuha ng Polaris knowing nga na matik ibibigay to kay Mac later on. Bikot na. Pero bago muna tayo magkaroon ng Ross on teamfight, meron nga bang madadieback? Nakapag-BKB ba? Etong Razor, pero mahuli si Shao Bonbon. Ghost after, para madelay yung kanyang pagkamatay, makakatakbo pa ng dalian, pero Ghost ang kanilang haharapin, and Ghost is down for 110 seconds, and takbuhan na ang mga bata. Makikita ata si Shao Bonbon? OMG! Uy, Pookie, nag-sod pa para hindi matagpuan, and makakatakas pa yung snapper. Next level play ngayon, and eto yung Rosan na sinasabi natin, easy. Truly. And at the same time, Ages of Immortal plus on top of the Divine Tier, di ba? Ano pa bang hihilingin mo para kay Mac dito? So, yun lang. Ewan ko lang kung bakit medyo risky yung positioning ng spawn 496 doon. Yun yung sasabihin ko sana kayo na yeah, nakakatakot with the Aegis of Immortal, with the Hex. Pero isipin mo na, you just have to kill that hero. And kung lahat kayo may buyback, yun sana yung perfect scenario para sa dire side eh. Diba? Kung meron silang buyback, you just have to kill heroes again after ng unang or initial damage ng Radiant side. Pero wala eh, masyadong na-overwhelmed sila dun sa right click nitong si Mac. Ang sakit, saka ang ganda rin, once again, Mac with the initiation ng kanyang Rolling Thunder. Really setting up yung face and yung team fight para sa side ng Polaris. Totoo. Yung panggo, gulong nung gulong talaga eh. Sobrang awkward nun. Na for the side of spawn 496. Kasi ang may BKB lang naman dun is yung 2 cores nila. Yung Centaur wala, diba? Mm-hmm. Ang kundi ako nagkakamali, walang BKB din naman yung Centaur guys. So, sulit. Sulit yung hindi pagtitipid ng skills ng Polaris dito sa may laban natin. And eto na guys, Polaris naman na may kalamangan ng 8K
And napakakati talaga guys ang SF. Tinan nyo naman yung damage. Yung mga kaninang hirap silang patayin, binibasican na lang nila easy. Yeah, saka 51 minutes in na to, Dayan eh. I mean, ewan ko lang kung makukuhanan ng enough damage ni Razor. Pero speaking of Razor! Ako po, easy! Razor is down for 100 seconds. Pero may buyback to. Pwede naman ikasay yung buyback ever. Pwede naman ata. Pero, kung hindi may kakasay, re-recta kami. O hindi mo i- Oy, talaga, pero pumasok na nga si Red. Matay! Si Natsumi yun nga lang. Kailangan mo na mag-disengage pa ng dalian ng side of spawn 496 at makapatay na ka eto si Thor. Pinakapakulat na damage yung SF. Pero SF, to have that Aegis of the Immortality and the first life ng SF, makukuha na nga ng spawn 496. But this time, meron ng napakalaking bukos naman coming from Natsumi. At atakos si Ghost yun nga lang. Napakakatay ng damage na ito, SF. And die back yung Razor doon, mga sir. Makapalik sa may team fight na ito, Snapper. Pero sapat pa, yung magiging damage ng spawn 496 to take down this SF. Delikado pa nga eto kuya mo SF. And back is down. Nasaan yung Rapira? Sino pupulot? Natsumi ang nakapuha. Napakabilisan na kabay dito ng MK, mga sir. Pero eto nakaklockwork. Tinatapatan yung damage sa MK. Pero nice stun right there with a stun. Pero may cutie pa rin pala. Eto side of spawn 496. Wala na sila damage. Malalaglag ata yung Rave Care Ishii. And Natsumi. Natsumi, kailangan niya makapagtago. Hindi niya maitatakpo pa uwi. Wala kang take home ng Divine. Pero ubos na pala Ishii yung pupulot ng Divine. Ala, na dieback lahat. And this is the game. Walang hiya namang laro to. Hindi ka, zero na nahala dito. Paala kayo dyan. Really? Hindi yung buyback the way din. Akala ko, mapapatay nila ng dalawang sunod, yung Shadow Fiend, but Monkey Key was able to buy back and come back dun sa game na yon. Eh, yun nga, like what you said, pabilisan ng kamay, di ba? Natsumi was able to pick up yung Divine Rapier and he was the main damage dealer towards the end nung laban na yon, nakita natin. Pero yeah, comeback is real, Juice Coolers. Really nice play, really nice. It's not the prettiest para sa side ng Polaris, pero ang importante, they got the first win. Naka-asi na rin despite yung shaky plays nila, diba? Nung mga early parts ng game natin. Ang sabi nga ni Ishii, medyo hindi pa stable yung nagiging plays ng Polaris. But at least yung naging game nila dito, na figure out naman nila kung ano yung kailangan nilang gawin. And the pull off naman nila, just right on time. And na-solusyon na naman nila yung mga problema, which is very good dahil they are gonna earn yung win dito sa may ating game number 1. But syempre guys, game 1 pa lang naman po yan. Best of 3 po ang ating laban. So sa lahat ng mga gusto mag-bet and gusto humabo, PNX Bet, don't forget to use our registration code LuponWX. And syempre, always bet responsibly, mga sir. And syempre, shoutout lang din sa iba pa nating mga sponsors. Ayan, yung PNX Bet, user code LuponWX, Predator, Steel Series, The Armory. Guys, meron tayong anniversary sale dyan. Pwede kayo magpunta sa Shopee or kaya sa ating Facebook. And syempre guys, yung Luna Academy ang ating official e-learning din na partner. So, ayun, with that being said, shoutout din pala sa ating Globe at Home, ang ating partner dito sa DPC. And with that being said, guys, magta-take muna kami ng quick break. Kapag meron na ulit tayong lobby or game for the second game, magbabalik kami dalawa ni Ishii. Don't go away. Please do like and share na ng public yung ating live stream. Bye-bye, everyone! Isang mahabang win streak, kaya nating lahat! Equip your home with fiber-fast internet.